time and welcome back to our YouTube channel. Matagal-tagal tayong nawala. Wow naman! Wow! Wow! So, ang pag-uusapan natin today is kung paano ako Ayan, medyo ano, kasi may sakit pa tayo ngayong araw na to. Bali, itutuloy ko yung vlog, baka bukas na. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, maita ulo ko. A few moments later. Ayan, so what's up? Again and again, ayan. Itutuloy ko na tong video na to dahil marami nagre-request sa akin na mag-video daw ako about kung sa paano daw ako tumaba. Kasi ang dami talagang nagulat. Bigla ang taba kasi ako. Kasi ayun yung mga pictures ko. Ayun. Kung makikita nyo yung mga yan, sobrang payat ko talaga. Nasa 37 to 38 kilos lang ako noon. August 2020. So, ano na tayo ngayon? February 2021 na. And bigla ang lobo ko ngayon. Ayun, nasa 60 kilos ako. Nasa 60 kilos ako ngayon. So, disclaimer nga pala ha. Hindi porket tinake ko tong gamot na to, eh kailangan itake mo na rin siya para tumaba ka. Hindi ko sinabing itake mo tong gamot na to, gayahin mo ako para tumaba ka, ganyan. Mas mabuti pa rin talaga yung nagpapatingin kayo sa doktor, nagpapakonsulta kayo kung ano yung dapat nyong inumin na okay sa katawan nyo. Baka kasi mag-implication, ganyan, magkaano ka, basta. Alam, hindi ko sinabing inumin niyo tong gamot na to dahil ininom ko siya at dahil tumalab sa akin at dahil lumobo ako. Hindi ko sinabing. Ayan, so umpisahan natin yung kwento noong August 2020 nga. Nag-start nga akong minum ng gamot na tinatawag natin Lingzi. Ito yung kanyang itsura. Pero hindi ko sinabi sa inyo na inumin niyo tong gamot na ito. Bakit? Sige, malalaman niyo mamaya. Nag-start ako uminom ng Lingzi. Nabili ko siya ng 400 pesos, 30 capsules, and good for 1 month na siya sa Pure Gold. Hindi, wala ito sa mga butika. Nabibili lang siya sa mga Pure Gold sa may mga stalls na nagtitinda ng mga medicines. So, trinight ko siya once a day yung vitamins. And then, ininom ko siya good for 2 months. Good for 2 months. So, para sa akin, yung process naman niya is hindi siya ganun kabilis at hindi siya naman ganun kabagal. Sakto lang siya. After 2 weeks, napapansin ko na rin na tumatakaw ako sa tulog, sa kain, yung tipong kakatulog mo lang, tapos gusto mo naman matulog, tapos kakakain mo lang, tapos gusto mo na naman kumain. So, ayun. Pero hindi ako nakontento kay Lingzi. Hindi ako nakontento kay Lingzi. Bumili ako ng... potency. Bumili ako ng potency. Yung mga capsules sa potency. Yung potency naman is mabibili mo siya sa lahat ng mga butika. Ibig sabihin, approved siya. Ibig sabihin, FDA approved siya, safe siyang inumin, at hindi siya nabibili basta-basta sa mga bangke-bangketa lang, ganyan. Sa mga butika mo talaga siya mabibili. So, hindi ako nakontento kay Lingzi. So, trinay ko si potency. Actually, lahat na nagtatanong sa akin sa Facebook, si Messenger, laging sabog yung Messenger ko. At ay, ganyan, tanong ko tumaba. Kasi kilala talaga nila ako kasi payat talaga ako. So, ayun, sinuggest ko sa kanila si potency talaga. Meron din ng mga nagtanong sa akin pero sinabi ko rin si Lingzi. Pero hindi ko talaga siya nire-recommend ng sobra dahil hindi siya safe nga. Ayun, hindi nakadalawa akong bote ng Lingzi. And then, nagpotency ako. Eh, di okay ako. Okay ang katawan ko nun. Hindi mamaga yung mukha ko, ganyan. Hindi pa ganito talaga. Tapos, hanggang sa mga bandang September, meron akong nakitang post. Hindi siya dito sa Pampanga. Dahil taga Pampanga ako. Malayang lugar siya. Somewhere in Maguindanao. Lang Maguindanao siya. Nag-ask ako sa kanya. Hindi ko siya friend sa Facebook. Hindi kami magkakilala. Nag-post lang siya. Nag-ask ako sa kanya na effective ba tong gamot na to? Ganyan, ganyan. Kasi, ang dami ko na natry na vitamins na hindi naman talaga ako lumulobo or tumataba. Kasi gusto ko talagang tumaba. Sabi ko kanya sa kanya. And then, wala mang sigurong 5 minutes, nakapag-reply naman siya. Sabi niya, opo ma'am, try niyo post ganyan, ganyan. Baka mag-work sa inyo. Wait lang pala, wala akong sinisisi ngayon sa mga nangyayari sa akin. Kasi kagustuhan ko din naman yung tumaba eh. Kaya nag-try ako, ganyan, syempre. Ayan. So, continue tayo dun sa kwento ko.
Nabili ko naman siya. Para siya, mapakita ko mamaya sa inyo, para siya. Sabay siyang iniinom, yung isa maliit at yung isa malaki. Capsule silang pareho. So, ininom ko yun. Nagtaka ako kasi wala mang 1 week. Talagang ang bilis ng process niya. Kung sa process yung pag-uusapan, walang sinabi yung mga ibang vitamins. Ngayon, ito pala ang kaso. Kung kailan matagal ko na siyang iniinom, dun ko lang napagtanto na hindi siya vitamins. Hindi na si Lingzi at Potency ang pinag-uusapan dito, ha. Meron pa ako dito sa bahay. Hindi pala siya vitamins. Ayun yung naging dahilan kung bakit ako nagpabalik-balik sa hospital ngayon. Hindi ako na-confine. Nagpapa-checkup lang ako at mga follow-up checkup. So, ayun, naka ilang months din akong pag-take. Siguro nasa December lang, dun lang ako tumigil. Kasi sinabi ko sa sarili ko, trinay ko na kapag tinigilan ko ba to, eh hindi ba ako babalik sa dati. Kasi si Lingzi, ang sabi-sabi lang dyan ha, si Lingzi daw, yung mga nag-try daw ng Lingzi, after daw nilang gumamit ng Lingzi, tapos tinigilan nila, bumalik daw sila sa dati nilang katawan, yung as in naging patpatin palalo, ganyan. So natakot ako. Kaya dun ko siguro naisipan na palitan si Lingzi ng gamot na to. So, which is, ang bilis naman ng proseso niya dahil ang bilis kung tumaba, hindi naman kasi yung papatabain ka lang niya puro eh, kasi tumatabak talaga sa kakakain, kasi kain ka ng kain. So, ayun, nagtataka na yung mga tao sa bahay namin na minsan pinipigilan na lang nila akong kumain kasi kahit na this oras na ng gabi, ikakain pa rin talaga ako. So, nag-decide akong stop siya dahil lang sa kadahilan ng naubos sila. So, wala pa nun sa pinag-o-orderan ko. So, wala akong choice kung hindi, tigilan muna sila. Kasi wala namang ibang mapapagbilihan nun talaga. Tapos, after nun, nakaramdam ako parang nawalan akong gana sa pagkain. Nahilo ako palagi. Tapos, yung worst nun is hindi ako makalakad. Dahil mga pa ako, sobrang sakit talaga. Umiiyak na lang talaga ako sa sobrang sakit. So, January 22, nag-decide kaming pumunta sa hospital. Ito yung mga, yung... Para maniwala kayong galing talaga ako sa hospital, ang daming reseta, ang daming kabalik-balik. Hindi lang yan yung mga resibo pa. Ayan. Nung galing kami doon, January 22. So, sinabi ko agad yung mga nararamdaman ko. Plus, pinakita ko nga yung ininom kong gamot. Ito yung gamot. Napakita ko na sa inyo. Para siya. Wait lang. Ayan siya. Ayan yung itsura ng gamot. Ayan. So, ito yung nakita ko sa Facebook. So, ang findings naman ng doktor sa akin is, nagalit siya. Una, nagalit siya, siyempre. Bakit ko daw ito ininom? Eh, hindi naman ito vitamins. Yung mga doktor lang daw makakapagsabi sa inyo kung kailan mo siya iinumin. Ayun na nga. So, itong mga gamot na pala na ito ay hindi vitamins. Alam niyo yung mga steroids, i-search niyo kung ano. Yun ang pagkakamali ko, hindi ako nakapag-research dahil sa kasabihan kong tumaba, ayun. Napilitan ako inumin. Hindi napilitan eh. Gusto ko rin talaga tumaba. Ngayon, mataba nga akong ay may sakit naman ako. Wala din effect sa akin. Siyempre, hindi ko na maibabalik yung dating hindi pa nanakit ng ulo, hindi pa nanakit ng paa. Sobrang sakit kasi ng mga paa ko talaga. Yung mga paa ko naapektuhan. So, sabi ng doktor kaagad na ipatest yung akin dugo dahil marami daw gagawing itest. Titignan daw kung naapektuhan yung bato ko, ganyan. Ang dami rin niyang binibili. Ayan, dami niyang pinabiling gamot sa akin. Na halos umaabot na ng 2,000 per week ang gamutan. Tapos, ito nga, mga vitamins na to. Kung nagtataka kayo kung bakit ako meron pang ganito, dahil sabi ng doktor, hindi daw sila basta-basta tinitigil. So, pinabili niya ulit ako. Sinabi ko naman yun dun sa pinagbilhan ko. And, naging aware naman siya ngayon and hindi naman daw niya alam. Siyempre, naawa din ako ganyan. Hindi naman niya kasalanan. Ako naman talaga yung may kasalanan na ganyan. Siyempre, hindi naman niya ako pinilit na bumili. Ako lang nagpupumilit naman talaga. Tapos, ayun nga. Ang aga-aga, baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Hindi daw siya basta-basta tinitigil. Ang pinapagawa sa akin ni Doc, bumili daw ako ng good for 1 month. Di bumili kami ng good for 1 month. Then, tapos, ang pinapagawa niya is every other day niya. Example, inom ka ngayon, bukas hindi, inom hindi. Tapos, after nun, gagawin mo siyang MWF. Pagkalas ng MWF, hanggang sa 2 times a week na lang siya, hanggang sa matanggal na natin siya. Dahil, hindi daw talaga siya vitamins. Eh, iniinom to ng mga batang. Example, may asthma, ganyan. Pinapainom lang nila to good for 1 week. Hindi yung kamukhang ginawa ko na halos
5 months ata na nagtuloy-tuloy, araw-araw iniinom ko yun. Kaya pala nung tinigilan ko siya, ang dami din lumitaw sa akin na parang tigyawat na ano, andito, ganyan. Tapos, sakit na yung paa, ganyan, sakit yung ulo, lahat. Tapos, nawalan na rin ako ng gana sa pagkain. Ngayon, binigyan naman ako ng reseta ng doktor na mampagana ng kumain. Ang dami nila. Tapos, yung contractirot, ganyan. Tapos, after nun, follow-up check-up namin January 29. Hindi, bumalik kami ng January 29. Wala na akong nararamdaman kasi may pinainom nga siya ng contractirot, ganyan. After nun, kinabukas ng January 30, dun na talaga ako hindi makalakad. Alas 3 ng madaling araw, nagising ako. Umiyak talaga ako. Sakit talaga. Sobrang sakit na pa ako. And then, ayun, sabi ng mama ko, ibabalik daw niya ako sa doktor. Eh, ang follow-up check-up pa lang namin is February 12. Ngayon, darating na February 12. So, sabi ko, wag na kasi parang wala namang nangyayari. Ganyan, wala namang. Eh, sobrang iyak ko talaga. Hindi na ako makatayo. Binubuhat na lang ako, ganyan. Tapos, ang ginawa nila, dinala na ako sa isang manghilot. Ayun, yung manghilot naman, okay naman. Hinilot ako, ganyan. Tapos, pinayuhan ako na gawin ko to, gawin ko yan. Pero ako, sobrang isip, ano-ano yung pinag-iisip ko, kung ano nangyari sa akin, baka ano, ganyan ako, ganyan. Alam mo, parang, feeling mo na kulang ka, ganyan. Tapos, yung sabi naman nung manghihilot, wala naman daw problema sa mga paa ko, hindi naman daw nagmamanas. Yun, yung hindi daw siya nagmamanas, tapos hindi din naman daw siya nagmamaga. Yung problema daw sa mga ugat ko, parang nagkabuhol-buhol, ganun. So, may pinapagawa siya, ganyan, nahilot. Sabi niya, pag di daw natanggal, eh, babalik kami sa kanya. Ayun nga, after 3 days, hindi pa rin siya natatanggal. So, bumalik kami sa kanya. Tapos, hinilot niya ulit ako, then pinag-pray na rin, ganyan. Tapos, so far ngayon naman, hindi siya masyadong masakit. Yung kanang binti na lang yung masakit, pero yung kaliwa, okay na siya. Tapos, ayan, tuloy-tuloy pa rin yung mga gamot na nireseta sa akin ng doktor. And then, lesson learned na rin. Tandaan niyo yung mga itsura nila. Huwag basta-basta kayo bibili ng ganito kasi baka magaya kayo sa akin. Ayan yung itsura nila. Dexamethasone yung pangalan. Ayan. Ito, yung sa likod, pangalan is Pronicy, ganyan. Hindi ko sinisiraan tong gamot na to, kasi gamot naman talaga siya, pero hindi siya vitamins. Gamot siya sa mga may sakit talaga. At nire-reseto talaga siya ng doktor. Ayan, ang dami ko talaga ng gamot dito, yung mga iniinom ko ngayon. Sobrang dami nire-reseto sa akin. Ayan, so lesson learned na rin sa akin ngayon, kasi hindi talaga ako makalakad. Hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin. Mga bibili ng ganun, much better kung kumonsulta muna kayo sa doktor. Hindi porket gusto mong tumaba, eh, sabi nga nila, walang nakukuha sa mabilisan. So, ako nakuha ko siya ng mabilisan, and may kapalit pala siya. Ayan nga, ang kapalit niya, nagkasakit-sakit ako, naggastos-gastos kami. Lalo nga, pandemic, wala ka naman panggastos, syempre, diba? Yung advice ko lang sa inyo, kung bibili kayo ng vitamins, yung mga talagang FDA approved na, bibili sa butika, and safe siyang gamitin. Sa bagay, lahat naman ng bagay dapat tinatanong muna sa doktor kung safe ba itong gamitin. Hindi yung basta iinom-inom ka na lang. Ayun yung pinaka hindi ko makakalimutin sa nangyari sa akin. Yung basta-basta na lang ako uminom ng gamot na akala ko vitamins. Tumaba nga ako. Ayan. Tumaba nga ako. Ito naman yung naging kapalit niya. Sabi nga ng doktor sa akin, kung petit ka talaga, tanggapin mo na lang. Meron kasing taong ganun na malakas kumain na hindi tumataba. At meron naman mga taong mahinang kumain pero tumataba pa rin. Yun. So, yun lang yung ma-advise ko sa inyo na pipiliin nyo kung ano yung bibilhin nyo. Magpa-consulta kayo sa doktor. Huwag basta-basta iinom. Kahit ano pa yan, ng mga gamot na hindi naman talaga nireseta sa katawan mo, ganyan. Meron kasing hindi para sa atin talaga. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maitang ulo ko. Yung mga gamot na to ay para sa mga may asthma. Marami siyang ginagamot, pero hindi siya vitamins. Ayun nga daw yung side effects, sabi ng doktor, nalalaki ka daw. Tapos madali ka daw masusugat kasi manipis lang daw yung balat mo, ganyan. Ayun, ang taba ko kaya. Sobra. Taba ko ngayon. So, ayun, sa mga nagtatanong sa akin, ayun, napanoorin nyo to. O napapanood nyo na ngayon. Alam nyo na, ha. Bumili na lang kayo, advice ko sa inyo, yung mga vitamins like Ferrin, Apetazole, ayan. Mga FDA approved, approved yan. Mga potency, ayan. Yan lang yung mga ma-advise ko sa inyo. So, yun lang. And then, salamat kung papanoorin mo to. Ayan, balik. Vlog. Na-demonetize eh. Hoping na makapag-apply ulit.
kami. So, yun lang. Thank you.